Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang pagpupulong, idinaos ng mga manggagawa ng Mindoro Satellite Field Office. NPUC, Publishing Ministries Department, nagsagawa ng pangangaral sa Barangay Tagabinet, Puerto Princesa, Palawan. Bagong Adventist World Radio Community Station, pinasinayaan sa Bacara, Ilocos Norte. Nasa 500 Adventista sa distrito ng South Occidental Mindoro 1, nagtipon sa Mid-Year Praise Program. Worshiping Company sa Wawa, Siniluan, Laguna, formal nang inorganisa bilang ganap na Seventh-day Adventist Church. Liliw Adventist Youth, masayang nakisangkot sa Voice of Youth ngayong taon. Mga kabataan mula sa distrito ng Pulilio Group of Islands, pinagpalang dumalo sa Youth Festival. Santa Isabel Seventh-day Adventist Church, ACS, naghatid ng libreng serbisyo medikal sa Barangay San Jose, San Pablo City, Laguna. Adventist Young Professionals Convention, matagumpay na idinaos ng Southern Luzon Mission. Mula sa headquarters ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpulong ang mga manggagawa ng Mindoro Satellite Field bilang paghahanda sa panukalang maging ganap na misyon ang nasabing field office. Doon ay nagpakita ng suporta sa pagdalo ang mga leader mula sa North Philippine Union at South Central Luzon Conferences. Nagbabalita si Romel Sena. Upang maipakitang handa na ang Mindoro na maging isang ganap na misyon, isinagawa ang kauna-unahang pagpupulong ng mga manggagawa sa Mindoro Satellite Field noong 8 hanggang 9 ng Agosto sa Bali Beach Resort Gloria, Oriental, Mindoro. Nagsimula ang programa sa isang lekturang may patungkol sa Sabbath School sa pangunguna ni Pastor Relino Urbi, ang direktor ng Sabbath School at Personal Ministries ng North Philippine Union Conference. Kung ang lahat ng mga kanib ng iglesia dito sa Mindoro Satellite Field ay susuporta, magkakaisa na ma-involve sa gawain ng Panginoong Diyos, tiyak na biyayaan ng Panginoon na ang Mindoro ay magiging successful na mission field ng ating iglesia. Kasama ng mga pastor ng buong Mindoro, ang pagpupulong ay dinaluhan ng South Central Luzon Conference Executive Committees at Board of Trustees. Ito ay pinangisiwaan ni Pastor Jasper Flores, ang presidente ng SCLC, at ni Pastor Danilo Fiecas, ang field secretary ng MSF. Ako po bilang Pangulo ng South Central Luzon Conference ay hinahangad ko na sa lalong madaling panahon na ang Mindoro ay maging isang ganap na misyon. Tumitingin tayo na mayroong pananampalataya na sa lalong madaling panahon ito ay maisakatuparan na. Aking ini-expect na itong isinagawa ngayon na kauna-unahang Mindoro Satellite Field Ministerial Workers Meeting ay magbibigay ng inspirasyon sa mga manggagawang pastor unang-una upang mapaigting ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagtatalaga at maibayo pa ang mga pagsisikap na akayin ang mga kapatid sa mithiin na ipinaunawa ng leadership ng ating church sa buong sanlibutan na tunay, Jesus is coming, get involved. Ang pagpupulong din na ito ay naglalayong maglaan ng direksyon para sa gagawing misyon. Kung kaya't binigyan ng panahon ang mga direktor at administrator ng SCLC at ang mga opisyales ng MSF upang magulat patungkol sa kanilang mga kinauukulan. Napakalaga ng mga kapatiran sa MSF dahil actually ang mga kapatiran ang siyang bumubuo ng ating iglesia. Kaya sa paglago ng mga kapatiran, ay lumalago din ang ating pagnanais na magkaroon po tayo ng ating sariling misyon sa ating lugar ng Mindoro.
Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Romel Sena para sa Hope Today and PUC News. Pinangunahan ng North Philippine Union Conference Publishing Ministries Department ang Voice of Hope Bible and Health Seminar sa Barangay Tagabinet, Puerto Princesa, Palawan. Kasama sa nasabing pangangaral ay ang pagsusulong ng mahalagang bahagi ng palimbagan sa pag-iibanghelyo, ang balitang hatid ni Charity Torres. Voice of Hope ang tema ng Bible and Health Seminar na isinagawa ng NPUC Publishing Ministries Department dito sa Barangay Tagabinet, lungsod ng Puerto Princesa. Ang programang ito ay naglalayong maipaabot ang kahalagahan ng pakikisangkot sa gawain ng publishing ministries. Masayang nakinig ang mga kapatiran at ating mga kaibigang di kapananampalataya sa mga lekturang pangkalusugan at mga aral mula sa Biblia na gabi-gabing ipinangaral ni Pastor Abraham Del Rosario. Isa sa mga dumalo ay ang Bible interest ng Iglesia ng Tagabinet na si Sister Regine, na tumugon din naman sa panawagan at tumanggap sa banal na bautismo. Ang natutunan ko po ay yung tungkol sa pangkalusugan po, kung paano makaiwas sa sakit, tapos kung ano mang mga pagsubok ng mga sakit, kung paano harapin, at yung ano po, yung sa, kung paano makilala yung Panginoong Diyos na siya ang tagapagligtas. Tapos, nalaman po namin kung paano siya makilala ng lubos po. Tunay ngang napakalaki ng gawaing ginagampanan ng Publishing Ministries Department sa pagpapalaganap ng gawain ng ating iglesia. Kaya, nag-aaniyaya ang ating NPUC Publishing Director na makisangkot ang bawat isa sa mga gawaing tulad nito. Ang layunin ng gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ay para matupad ang mensahe ng tatlong sinugong anghel. At nakakatuwa sapagkat marami sa mga taga rito ay tumanggap sa ating Panginoon, nakinig ng likturang pangkalusugan sa pamamagitan ni Pastor Arman Ogmar, at nangaral ang inyong lingkod ng pabalita sa loob ng 6 na gabi. Hindi lang tayo nangaral, nag-recruit tayo ng mga literature evangelist na magiging kabahagi sa pangangaral naman ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng literature evangelism. Panawagan ko po sa lahat ng mga kapatiran para mag-join sa publishing ministry. It's about time, sapagkat malapit na po ang panahon at higit sa lahat, talagang tunay na ang gawain ay dapat maihatid na sa bawat tahanan. At ito ay mangyayari lamang kapag tayo nagkakaisa. Dapat makarating ang printed pages sa bawat tahanan, sa bawat tao, upang kung magkaganon, mawala man ang freedom of religion, ay naroon na nakaabang ang maaklat sa kanilang mga tahanan. Mula rito sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, Charity Torres, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Bagong Adventist World Radio Community Station ang binuksan at pinasinayaan sa Bacara, Ilocos Norte. Dumalo at nagpakita ng suporta sa nasabing installation and inauguration program ang Northern Luzon Mission Communication Department at AWR Manila kasama ang pamunuang barangay ng Kaliwet Libong. Ang biyayang dala ng masayang kaganapang ito, balitang hatid ni Andy Joaquin. Ang grupo ng Adventist World Radio Manila ay naimbitahan sa nasasakupang distrito ng mga Adventista sa Bacara, Ilocos Norte. Sa pangunguna ng AWR Director na si Pastor Nerio Caranza ng North Philippine Union Conference at sa tulong ng Communication Director ng Northern Luzon Mission na si Pastor Maxwell Agunan at sa suporta na kanilang barangay captain na si Honorable Richard Lampito Pascua, ay naisakatuparan ang isang AWR Community Radio Station sa kanilang barangay. Ang stasyon pong ito ay inihahandog ng Seventh-day Adventist Church para sa kapakinabangan ng komunidad, lalong-lalo na po sa mga programang mag-benefit sa kalusugan, programang pangkabuhayan, matanggap ang pinakadakilang kaloob. At yung gift of a lifetime na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tuwing Miyerkules ay sama-samang ipinalangin ng mga kapatiran ang pagpapatayo ng AWR station. Noong simula ay isang maliit na silid lamang ang naipundar ng simbahan, ngunit sa panghihinayang sa dalang ministeryo ng Adventist World Radio, sila ay natulungan muli na kanilang sponsor upang maituloy
ang nasabing studio. Ito ay naging paraan upang maipagawa ang tamang espasyo na kakailanganin sa gawain ng AWR station sa lugar ng Kaliwit Libong Bakara. Mahalaga ang AWR Bakara upang maiparating ang pabalita sa mga lugar na hindi nararating ng print mga pastor at missionaries natin dito sa Bakara, Ilocos Norte. Pangalawa ay upang maging katuwang ito ng care group ministry na magagamit upang mapadali na may paliwanag sa kanila ang mga katotohanan dapat nilang malaman. Tunay na masaya at lubos ang pasasalamat ng mga Adventistang kapatiran sa kanilang bagong AWR station at sa mga natanggap nilang radyo at gadpad. Napakasaya po namin ngayon kasi natuloy-tuloy na itong pag-inaugurate ng AWR namin dito sa Bakara, Ilocos Norte. Ito na talaga yung time na ibinigay ng Panginoon para mag-operate na itong AWR namin. 50 tao ang nakatanggap ng radyo at gadpad sa nasabing distribusyon. Sa ganong paraan ay maaabot din nila ang kanilang mga kaibigan sa pakikinig ng mga programa sa Adventist World Radio. Mula po dito sa Kaliwit Libong Bayan ng Bakara, Ilocos Norte, nag-uulat Andy Joaquin para sa Hope Today, MPUC News. Sama-samang nagpuri at nagpasalamat sa Diyos ang mga Adventista mula sa South Occidental Mindoro 1 District sa kanilang idinaos na Mid-Year Praise Program sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Ang malaking pagtitipong ito ay muling naisagawa makalipas ang 2 taon at buong galak na dinaluhan ng nasa 500 mga kaanib. Si Zyfer Don Mediadero para sa report. Bilang pasasalamat sa kasaganaan na natamasa ng mga kapatiran dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1, sila ay nagtipon at nagkaroon ng isang Mid-Year Praise Program dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Ginanap ang Mid-Year Praise Program na ito at dinaluhan ng mahigit kumulang 500 kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng distrito. Ito ay naging matagumpay dahilan sa pakikipagtulungan ng ating mga kapatiran. Bilang presidente ng DCC, ay ako ang nag-assign ng mga tao na gaganap sa ating Mid-Year Praise Program. Naging tagapagsalita nila ang kanilang dating district pastor na si Pastor Jessimiel Cesar na nagbigay ng mensahe patungkol sa kung paano manghawak sa pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan na dumadaan. Nakita po natin ang kasigasigan at ang inspirasyon na ipinagkaloob ng mga kapatid sa kanila pong paglilingkod sa ating Panginoon na kung sila nagtalaga sila para makisangkot sa paghayo, para sa paghanap ng mga kaluluwa patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong Mid-Year Praise Program ay naging makabuluhan at sila ay pag-uwi sa kanilang matahanan ay dala nila mga mensahe ng Panginoon tungo sa tagumpay ng banal na gawain na nais ng Diyos na ipagkaloob sa bawat isa. Bilang pasasalamat sa natanggap na biyaya sa nagdaang kalahating taon, ang mga kapatiran ng distrito ay nagkaroon ng isang special offering na siya namang gagamitin sa pagpapatayo ng mga bahay-sambahan sa distrito ng South Central Occidental Mindoro o mas kilalang SCOM District. Panalangin nila na patuloy nawang pagpalain ng Panginoon ang bawat isa at nawa ilalayong sa anumang uri ng aksidente at kapahamakan at magkaroon ng magandang kalusugan at kinabukasan mula ngayon hanggang sa mga haharaping panahon. I'm giving back all the glory and honor to God kasi despite the pandemic na nandito kami ng matagal dahil galing kami abroad, nagkaroon ng pandemic, nakauwi kami dito and hopefully God answered our prayers na magkaroon na uli ng trabaho. Talagang pag nagtapat ka sa Panginoon, binigay mo sa Kanya lahat, hindi Kanya pababayaan. Nagtapos ang Mid-Year Praise Program na ito na naging biyaya sa bawat isa. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Cypher Don Mediadero, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Formal nang inorganisa bilang ganap na Seventh-day Adventist Church ang worshiping company sa Barangay Wawa, Siniluan, Laguna. Mababalikang nagsimula noong 2008 ang gawain ng pangangaral sa Wawa at noong 2015 ay naging company ang nabuong worshiping congregation doon. Tungayan ang kanilang lumalago at nagtatagumpay na gawain sa balitang hatid ni John Miguel Flora.
Tanglaw sa komunidad na may pagnanais makilala ang Diyos. Ito ang Wawa Company sa Bayan ng Siniloan, Laguna, na formal nang inorganisa bilang isang ganap na organized church ngayong 20 ng Agosto 2022. Taong 2008, hila-hila ang mikropono at speaker ay regular na binabaybay ng small group ni na Brother July, Brother Alden, Sister Maret at Sister Binabsha ang bawat sulok ng kanto sa Barangay Wawa. Sa pagnanais na mapabalitaan ang kanilang mga kapitbahay, sunod-sunod na mga pangangaral ang ginanap sa mga nakalipas na panahon kung kaya't noong Oktubre taong 2015, ang isang munting pulutong kung ituring ay naging isang Wawa Company sa distrito ng Eastern Laguna. Sa programang ginanap ngayong Sabado, nag-lecture si District Pastor Ernel Garzula ng 28 Fundamental Belief of the Seventh-day Adventists at tinanggap ng mga kaanib ng iglesia. Pagkatapos nito ay nagtalaga ng mga mamumuno ang kapulungan at isinaayos ng kalihim ang talaan ng mga bagong tinanggap ng mga miyembro. Hinikayat ni SCLC Executive Secretary Pastor Jubilee Estrada ang mga kapatid na magtumibay sa pananampalataya at ipagpatuloy ang kasiglahan sa gawain, gayon din ang personal na debosyon sa Panginoon. Akin pong binabati, congratulations po sa Wawa Seventh-day Adventist Church at sila po ay official na na-organized bilang church sa araw na ito. Kayo nawa ay patuloy na lumago sa salita ng Panginoon. Ang inyong pananampalataya ay patuloy pong lumago at higit sa lahat, kayo po ay makisangkot sa kanyang pananagawain. Ang programa ay nagtapos sa ordinasyon ng mga bagong halal na mga leader at pagpapasalamat nila sa lahat ng mga nagsidalo sa okasyong ito. Kami po ay nagpapasalamat higit sa lahat sa aming Mother Church at sa aming district pastor na siyang nakasiba upang kami ay mapatnubayan. Pwede po sa lahat ng mga kapatiran na sumuporta. Sana ito ay magtuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa simpleng mikropono at speaker ay nakapagtatag ng isang iglesia sa lugar na ito. Ikaw, anong kagamitan o talento ang nais mong ipagamit sa kanya? Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nakisangkot sa Voice of Youth ang mga kabataang Adventista mula sa dalawang Seventh-day Adventist Churches sa bayan ng Liliw, Laguna. Sa suporta ng mga miyembro, elder at ng Upper Laguna District, ang kanilang dalawang linggong pangangaral at paglilingkod ay matagumpay na umakay ng mga tao na magpabautismo. Si Angela Panaglima para sa report. Voice of Youth 2022 na may temang Finding Peace in Times of Trouble sa pangunguna ng Upper Laguna District na si Pastor Dale Barnedo kasama ang mga kabataan ng Liliw SDA Church. Ang nasabing BOY ay sinuportahan ito ng mga kapatiran mula sa dalawang SDA Church ng Liliw para sa gabi-gabing crusade. Sa pamamagitan ng Liliw BOY Team, napagtulong-tulungan nila ang mga gawain tulad ng pagsasagawa ng morning serenading, BBS at BOP sa araw-araw ng kanilang Voice of Youth. Ito po ang aming sinasama at dinadalayan sa mga sa pangalan ng inyong buktong na anak ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen! Good morning! Kasama-samang ipinanggili ng mga kapatiran ng Liliw ang walang sawang paglilingkod. Siya ang nakakilala at tumanggap sa tawag ng Panginoon at handang maglingkod upang maging kabahagi sa ipagtatapos ng kanyang gawain. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga kabataan na bagamat sila ay nahihirapan dahil sila sa dalawang linggo ay nahiwalay sa kanilang mahal sa buhay, ngunit marami silang natutunan. Akin ay pinagpapasalamat sa Panginoon na nagkaroon tayo ng gantong uri ng pangaral sa pangunan ng Voice of Youth. Ang mga kabataan ay ginamit na instrumento ng Panginoon na sila ay nagbahay-bahay at nagturo sa mga bata at sa pamagitan nito ay naipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. Kaya po ang mga kabataan, hindi lamang sila nakupog sa karakter ng Diyos, kundi naihanda rin para sa kaharian ng ating Panginoon. Kami rin namin nagpapasalamat sa kanila sa pagpapatuloy nila sa kanila na
nila sa amin, sa kanilang mga tahanan na kami nila ay tinanggap, lalo't higit si Kristo sa kanilang mga buhay. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Angela Panaglima, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagsama-sama ang mga Adventistang kabataan ng distrito ng Polillo Group of Islands sa idinaos na District-wide Youth Festival. Doon sila ay naging bahagi ng samut-saring mga programa gaya ng evangelistic meeting, pathfindering, sports, and recreational activities na sa kanila ay nagpalapit sa isa't isa at sa Panginoon. Ang kabuuang balita hatid ni Jevelyn Susada. Nagsagawa ng district-wide youth festival ang mga kabataan ng Pogi District noong Hulyo 10 to 17, 2022. Pinagsama ang mga pathfinder activities, crusade at recreational activities ang idinaos dito sa Barangay Bislian, Sitio Dait, Campsite. Punong-puno ng mga outdoor physical activities, mind games at pathfinder survival tasks ang bawat araw sa camp. Nagsagawa naman ng series of spiritual talks, lecture at iba pang motivational stories at testimonies tuwing gabi. At siyam ng mga kabataan naman ang nagpabinyag noong huling araw ng camp. Polillo Group of Islands Youth Fest 2022. Maraming salamat po! Woo! Ako po si Jevelyn Susada, naghahatid ng balitang may pag-asa. Nagsagawa ng medical mission sa Barangay San Jose, San Pablo City ang Santa Isabel at Hillsdale Seventh-day Adventist Churches. Katuwang ang ACS at South Central Luzon Conference Medical Mission Team, hatid nila ay libreng serbisyo medikal tulad ng check-up, blood typing, dental and optical services at pagtutuli. Ang detalye ng kanilang masayang paglilingkod, balitang hatid ni Gian Carla Galicia. Dahil sa masikap na pakikipagtulungan ng mga kapatiran ng Iglesia ng Santa Isabel at Hillsdale, libreng gamot at pinansyal na donasyon, ay matagumpay na idinaos ang medical mission sa San Jose Elementary School, Barangay San Jose, San Pablo City. Ang nasabing medical mission ay pinangunahan ng grupo ng kabataan kasama ng medical team ng South Central Luzon Conference. Ito ay naglalayong makatulong sa gawain ng Diyos at mabigyan ng libreng serbisyong pangkalusugan ang mga residente sa nasabing barangay. Ang serbisyong ito ay binubuo ng konsulta pang medical blood typing, rapid blood sugar, serbisyong dental, optometry, at minor surgery tulad ng tuli. Ako ay masaya lang po, may libreng tuli. Ako po ay nasisiyahan na makasali po dito. Nagpapasalamat din po ako dahil may ganito pong opportunity para sa mga tao na libre po silang nakakapunta dito at nakakapagpabunot. Malaking tulong po sa amin yung mga ganitong uri po ng medical mission. Kasi po sa hirap po ng buhay ngayon, yung iba po hindi na po nakaka-afford na magpa-hospital, patingin po. Napakahalaga po nito. Lalo na po sa ating mga mahihirap na ating mga kapatid, mga kaibigan. Napakahalaga na binigay ng Panginoon sa atin na kung paano pinakita sa atin ng Panginoon nung siya narito. Kaya ngayon bilang tayo representative ng ating Ama sa Langit, ay narito po yung ating pagtulong. Ano? Gamitin yung mga talento na binigay ng Panginoon upang makapagdala ng comfort para sa iba. So, ang admission kasi isa sa mga bagay na ginagawa ng mga Adventists sa pagtulong sa community natin. And it's also one way of sharing the gospel to other people. So, in that way, we are reaching out to the community with the diagnosis, we are helping them, and also in a way, we are also extending the hands of God, the healing hands of God to the people. Ang pagtulong sa kapwa ay isa sa mga mahalagang katangian ng isang Kristiyano. Sa pamamagitan nito na ipapadaman natin ang pag-ibig at pagkalinga natin sa kanila. Ito ang nais ng Diyos na makita sa atin bilang kaniyang mga lingkod. Mula kayo sa San Jose, San Pablo City, Laguna, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Pinagpala sa pagtitipon ng mga Adventist young professionals sa teritoryo ng Southern Luzon Mission. Sa temang Redeem, ginanap ang Mission-wide Young Professional Convention sa Mabini, Kasiguran, Sorsogon sa suporta at pangunguna ng North Philippine Union Conference at SLM Youth Ministries Department. Alamin ang mahalagang layunin ng kanilang pagsama-sama sa ulat ni Rachel Bonoan.
naging tema ng katatapos lang na Bicol Wide Young Professionals Convention na isinagawa sa Mabini, Kasiguran Central, Sorsogon District kasama ang halos 50 young adults mula sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon Mission sa Bicol. Nagumpisa ang programa gabi ng Miyerkules, 10 ng Agosto, kung saan ay pinangunahan ni Pastor Jobit Villegas, Southern Luzon Mission Youth Director, ang pagtalakay ng panimulang topikong Why Redeem the Time. Sa mga sumunod na araw, itinalakay naman ang Fitting My Devotional Time to My Schedule ni Ms. Salvi Betito, team building na pinangunahan ng YP Corps Officers, Media and the Mind ni James Matthew Burse, Media Missionary, Lost the Battle but Won the War ni Randy Balinton, former PAF Commissionary, at Working, Waiting and Watching ni Pastor Renan Tibareha, SLM Executive Secretary. As a young professional, we really need to make the most of the time that is remaining. Especially, we are very busy sa ating mga trabaho and we can make the most of the time that we are in our workplace for us to share the gospel. Lalo pang umikting ang pagganais ng bawat delegado na makinig na ang mga sumunod na topiko ay naging relatable sa kanilang kalagayan ngayon. Ako po ay natutuwa sapagkat ako ay napabilang sa isang napakagandang event na ginanap dito sa Mabini, Sorsogon. Isa sa napakalalim at importanteng mensahe na aking natutunan dito sa event na ito ay ang paghahanap natin sa ating identity sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa mga mensaheng aking narinig, aking nalaman na even I can have the ability through the redeeming power of the Lord Jesus Christ to the saving power of the blood of the Lamb, magkakaroon ako ng kakayahan na ma-reach ang ibang mga tao at makita nila ang kagandahan sa salvation na ino-offer sa atin ng ating Panginoon. Napuno sa kaalaman ng bawat naroon at gabi nga ng Sabado, 13 ng Agosto, ay nagkaroon pa ng business meeting sa San Binon Hot Spring Resort kung saan ang bawat life, work at profession ay nag-isip at nagplano kung paano pa makakagawa sa kani-kanilang mga lugar bago umuwi at sa kani-kanilang distrito. Layunin ang pagkitipon ng maunawaan ng bawat delegado na hindi adlang anumang kabisihan sa buhay sa gawain ng Panginoon. Gamitin at paunlarin pa ang anumang ipinagkalob ng Diyos na talento at kaalaman at panahon upon sa kanyang pagdating ay sama-sama nating mapapakinggan ang masarap na bati mula sa kanya. Well done, good and faithful servant. Naghahati ng balitang may dalang pag-asa mula sa Southern Luzon Mission. Ako po si Rizal Bunuan, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Kyle Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.